Magandang gabi nga pala sa inyo mga tol. Kami nga pala sa ating podcast and welcome na naman sa panibagong S-Files natin for today. And bagong lahat yun, magpapakilala muna kami. Ako si Jay. This is Rio. This is Johnny. And this is Dai. What's up? What's up? Gagi, mukha tayong matanda sa mga ano natin. Oh. So, matanda na naman talaga tayo. Yun, pangatawa na natin. What's up? Yan. That's right. So before pala, before tayo mag-start guys, birthday nga pala ni ano natin si Jairus. So okay, yan, happy birthday sa ano. Ang brother ko another mother. Oh, happy birthday, Jai. Tumataas na 'yung level natin, level ano na, level 30 plus na tayo. Magkano 'yung vitality? Kapag tumataas level, bumababa 'yung vitality. Oh, vitality na. So, crit na 'yung lumatas. So, pero bumababa rin 'yung ano, agi, mga ganun. Pero tumataas 'yung intelligence, no, 'yung wisdom. Pagpapubo ng pabubuhay pakiramdam. Ayun, si birthday boy si Jai din yung may topic today. So ayan. Yo. So ayan. So ang topic ko today is sa lugar ng Canada. So para in all my years of being interested with the unknown and bizarre things, I haven't heard any parang bizarre occurrences sa Canada eh. O siguro hindi, wala lang talagang nabasa. Mostly, ang nababasa ko is sa US, sa Europe, sa Asia, sa Pinas, of course, Japan. Pero sa Canada, I haven't heard anything. And then, I came across with this on a YouTube channel. Tapos parang, after that, I go further into research to, you know, read some stuff to know more about it. Tapos yun nga, nagulat ako ng, tsaka medyo, ano to ah, medyo interesting. So, yun nga, kaya na-ikwento, na-share ko na rin siguro dito sa podcast natin. So, title ng podcast today is The Valley of the Headless Men. Wow. Okay, so, na parang Sleepy Hollow, parang ganun. Parang tinabuhan ako ng palaibo sa likod, ah. Tinayuan ako. Eh, bakit may tinubuhan? Tinubuhan ng malaibo sa likod. Naging werewolf si Kenneth, pre. Nang ganun. So, itong ano, ang original na name niya is the Nahanni Valley. So, Nahanni Valley is in northern Canada. Sa, ano siya eh, sa Northwest Territories. So, medyo sa ano, left side, di ba yung Canada, US, tapos left side, yung ano na, wilderness, yung medyo, ano na, winter, ganun, di ba? So, andun yung mga beast, mga, ang tawag dito, bears. Wild animals, ganun. To put into perspective, pre, di ba yung size ng Germany? I'm not sure how many people are living in Germany, maybe around 80 million, 86 million. Pero yung sa liit ng Germany na yon, i-times 4 mo yung Germany, ganun kalaki yung Northwest Territories. And alam ko, wala pang 1 million o wala pa atang 100,000 yung taong naninirahan sa Northwest Territories. Lawak. Then ano pa siya? 4 times bigger than Germany. Sipin mo na lang kung gaano kalaki. Bigger? So, yung Nahanni Valley, dun siya sa southwest corner ng Northwestern Territories. Ang mga nangyari dito is a lot of violent deaths and mysterious disappearances of adventurers, canoeists, climbers, and ano, prospectors. Alam nyo ba yung ano, prospectors? Mga yung ba yun? Oo. Alam nyo yung nagsasalok sila sa parang ilog. Di ba parang mga movies, tapos sinasala nila, nakukuha nila yung ginto sa ganun. So, yun. Mga ganun. So, ano to eh? It's a secluded, very secluded place na even now, the only way to go there is by bush plane or you would have to go on a long hike na it would take days. There are no road. Ano? So, kaya kahit siya, ano siya eh, na talaga siyang national park eh. Pero hindi siya, ano, puntahin ng tao. Kasi nitong 1976, tinalaga na siyang national park. Pero hindi pa rin siya ganun kapuntahin ng mga parang family na para mag, ano, gumawa ng activities, ganun, family activities, o kaya magtatropa. Hindi siya ganun kadayuhin dahil nga walang roads, walang tourist accommodations. Tapos, ang way lang
the best way is to ride a bush plane, or you have to go to do canoeing. Eh, pero, di ba, parang hassle din. And, oh, tsaka may skill ka dapat pag mag-cano ka. Hindi ka naman pwede mag-canoeing ng wala kang ano, wala practice. So, or by boat. Pero hindi ito yung parang boat na after one day, siguro andun ka na. Pero you have to traverse ano, a lot of canyons and valleys. And it's a very long river din eh. Isipin mo nga, di ba? 4 times ng laki ng Germany. So, maybe you would have to do canoeing or boating for like even a week to reach destination, to reach the farthest part of the National Reserve nga. And the other thing is, isa pang way is to do an overland hike, which is puta, it's so grueling, di ba pa? Parang you have to be completely packed with everything, food, lahat ng rations mo andun. So, so we can assume that this wilderness is almost completely untouched. Kasi ang camellia homes dun eh. Oo. Baka magulat ka dyan, may camellia homes dun. Baka sa Google Map, nandun na yung ano, tinatayo. So, isa yun. As before, nung mga unang panahon, syempre nakatira din dito is mga, ano, diba, mga native Indians. Before the, ano, Europeans came. So, yun nga, centuries before, yung mga ano dito, mga native Dene Indians, ano to eh, yung Nahanni Valley, ano sila, nilalayuan nila to. Kasi, ang tingin nila dito is an evil place. It's an evil place, and yung parang ang term nila is it has bad medicine. Siguro mga herbs, di ba, parang ganoon naman yung medicine nila dati na mga indigenous people. And most people na sila nga, mga Indians who go there are not seen again. Pucha. Wala sila. Kasi appearance na talaga. So, kasi kunyari minsan, hindi maiwasan na siguro kailangan nilang pasukin din yung valley kasi to hunt for food, ganun. O maybe they unknowingly wander inside. Kasi hindi naman, wala namang mapa-mapa nun, wala namang road maps, diba? Wala rin namang signs na you're entering Nahanni Valley, parang gano'n. So, some of the people who were lucky enough to return, ang sinasabi nila is, there is an evil nga inside the valley na, ang sabi nila, there is a specter living there that can make people vanish. Wow. And some say also that there are man-eating giants called Nakanis. Nakanni, ang tawag sa kanya. So, para tong version, o para siyang version ng Yeti or Bigfoot. Yun yung tingin ko, parang hairy ape-like creature. So, yun. Tapos, meron din sinasabi na parang, ano nga siya? Para siyang wolf. Kumbaga, na malaki siyang klase ng wolf. Parang direwolf, di ba yung direwolf yeah, malaki? Exactly, yun yan. Parang direwolf, which is already, ano na, ay, ano siya, di ba? Parang siya yung mga ninuno pa ng ang tawag dito, ng timberwolves. Hindi yung football team, ha? Tapos yun, tapos, meron, ito pa one crazy thing is, sabi nila, is meron din daw dun nakikita ng mga mastodons, tsaka mammoths, even mammoths. Hmm? Mammoths yung mga extinct na. Already extinct, di ba? Tapos, kung iisipin mo, hindi mabubuhay ang elephants dun, di ba? Oo. Kasi malamig, di ba? Ang mammoths lang ang klase ng siguro. Elephant na buhay doon dahil may fur sila to protect from the cold. And yun nga yung point, di ba? Mammoths live through the ice. Through the ice age, di ba? So, yun. Tapos, meron din doon na ano, may ang isa pang sinasabi doon, yung mga Dene kasi, kaya rin nila iniiwasan yun. Andun din kasi nakatira yung mga mountain tribes called the Naha tribe. Sila yung ano, rivals ng Dene. So, from time to time, they descend down the mountains and ano, and raid the villages of the Dene tribe. So, parang may turf wars po kung ano nangyayari, no? So, yung ano,
Dinay tribe in retaliation, nagpunta sila sa Naha camp to strike back. Pero when they got there, ano, the camp was already deserted. Wala nang tao dun sa camp. Ando pa rin yung... Parang narinig ko yung ganyan story. Di ba yun, Jay, malapit dun sa story nung ano? Nung sa isang ano, sa yung mga ano rin, mga taga northern... Alaska ata yan, pre. Mas Alaska naman. Oo. Nakalimutan ko yung name eh. Pero... Yes. Yung, ano, yung may mga namatay na aso tapos nawala yung village. Parang gano'n. Parang Eskimo naman to, di ba? Parang mga Eskimo. So anyway, yun nga. So the Dene tribe then, back then, thought that this was caused by the, ano nga, di ba, spirit or the specter, the bad, the evil spirit na that is thought to have the powers to make men vanish, di ba? So yun yung paniniwala nila. So nowadays, anthropologists believe that it's just an old Indian tale, and it's just they were just nothing but myths. And yun nga, yung Nakani legend, yung Nakani tribe legend, is just to scare children to stick close to the camp, to protect those children from, of course, syempre the wilderness, the wild animals, ganon. Yun nga, yung Nakani legend, di ba? Yung ano, yung giant beast, yung sinasabi ko, so, parang to scare nga children. And the Naha tribe. Is the Naha tribe tale is just a relic of a bygone era in which the tribes back then were in perpetual war. So parang ano na lang siya, kumbaga kwentong bayan na lang. Oo, tama. And those are just ano, those are just stories to reinforce cultural norms, kumbaga. So ito yung mga kwento ng mga ano, mga tribes. So in 1789, there was an adventurer called named Alexander Mackenzie. He was a Scottish explorer. Tapos ano siya, nag-canoeing siya. Nag-canoeing siya dun sa river going to the Nahanni Valley. Sa Nahanni Valley. Ano siya, worker siya ng Northwest Company. Ano to, isang fur trading company. Sila nung buong crew niya, nag-ano sila doon, nag-plan ng expedition. Kasi naghahanap sila ng routes, kumbaga ng mga fur trading routes na going from Atlantic to the Pacific. Kasi di ba parang pag east, tama ba? Oo, tama. West ng Canada is going to Asia na, di ba? So, Pacific ano na yun. Technically. Pero, kasi, ano eh, what they found is, marami kasi itong sanga-sanga ng mga ilog. So, hindi pa completely mapped back then. And I don't think it's still accurately mapped today. Anyway, I'm not sure. Tapos, ang nakita kasi nila, going to the panorth of Canada. So yun nakita nila. Tas additional info is sila yung mga first white men to venture into that part of the world. Tapos kasi native. Actually, pa dati, di ba, native pa yung nakatira doon. Nga tinawag yung lugar na yun na Mackenzie region. Dahil sa kanya. Tapos yung mountains doon is tinawag na Mackenzie Mountains. Tapos doon nga sa paglalakbay nila, na-meet nila yung mga locals and nakipag-usap sila, ganun. Kinuwento ng mga locals yung tungkol sa mga Inuit people na mga warlike tribes sa further north. Eh yun nga, tapos nakwento rin yung ferocious tribe na yung Nahanni tribe nga na which is living in the mountains. But what they found is yun nga, instead of a route going to the Pacific, they found the route route ng tubig na papunta sa Arctic. Pero hindi naman naging fruitless pa rin naman yung paglalakbay niya kasi mas nakakita sila ng lands na hindi pa undiscovered pa ganun. Tapos mas
mas may malalaking fur trading potential. Kasi 'di ba wala pang naghahunt siguro ng mga hayop doon kanina. Kasi ang kalaban nila at that time, ang alam ko mga Russians eh. Tapos parang ang mga Russians yung dominate sa route na sa papuntang Pacific kasi mas malapit sila, 'di ba? Oo. Teritoryo nila 'yon. Oo. So, yun nga. Kaya yung ano, pero wala pang nangyari dito sa lalaki na to. Kumbaga ito pa lang yung ano, mag-beginning. So, yun nga, yung Northwest Company, which is the company that he is working for, nagtayo sila ng maraming trading posts dun sa Mackenzie River. Yun, tapos, years pass, actually, almost 100 years, kasi nag-start to is 1789, di ba? Hindi naman pala 100 years, pero nung, ano na, 1821, yung Hudson Bay Company, inabsorb nila yung Northwest Company, na ang goal naman, ng ginol naman ng, ano, ng Hudson Bay Company is to find an overland route to the Pacific para magkaroon sila ng malabanan nila sa competition yung mga Russians kasi ano eh kumbaga dinodominate yun ng mga Russians syempre diba ganun naman sa business na ano na huh? Na competition trading route kumbaga oh hindi kumbaga bagong customer yeah oh alag lang parang ganun. So nag-send sila ng ano, ng several expeditions. Tapos yung mga expeditions na yun, na-meet din nila yung ano, na-meet din ulit nila yung mga tribes, yung mga Dinés. Tapos sinasabi nga ano, yung mga nahani ng kwento rin nila, yung mga nahani Indians are reckless people. They seldom leave the mountain. They are very hostile to strangers and they slaughter anyone who trespass. And most of the informants that they are with are very scared of those people. Pero 'di ba, ito na kasi yung kwento, hindi mo na alam kung nag-exist pa ba yung nahani this time kasi diba, parang ang kwento ng mga Dene people back then is nag-vanish na sila, 'di ba? Nawala sila. Oo. Nawala. Pero kasi hindi mo sure dahil masyadong malaki yung mountains, 'di ba? Yung sa Amazon nga, 'di ba? Meron pang isang tribe na hindi tayo allowed or hindi naman tayo exactly pero hindi allowed na puntahan unless yung tribe na yun yung lumabas para mag-join sa culture. So, yung ba sa ano? Yung ba yung Ninja? Sentinel? Mga Sentinelis? Parang ganun. Yung parang may pumunta dun na National Geographic na patay ata nila yung isang photographer ata. Parang ganun. Oo, yung ganun. Ganun tema. Alam ko kasi pinipreserve sila dahil sobrang ancient people na sila na hindi sila na-expose sa katulad ng mga pathogens na na-expose tayo. Oh. So, literal, pag nilapit mo yung mga yun, talagang ano, may pwedeng ano, mawipe yung tribe nila. Sa isang pwede silang mamatay sa, siguro pwede silang mamatay lang sa simpleng trangkaso, ganun. Kaya alam ko pinipreserve din sila. At alam ko inalagaan sila nung government na ay nung bansa nung na under yung island nila na parang hinuhulugan na lang sila ng mga parang rations eh. Alam ko parang ganoon. Oo. Parang unti-unti hopefully doon sila ma-open up no na ay may mga tao pala ganoon. Oh, yun. So yun nga doon ay yun yung parang naging umpisa kung bakit andun na yung mga white men sa Canada. Dahil yun nga yung ting routes ganun tsaka syempre 'di ba yung mga ano na colony 'di ba? Ganun naman yun eh simula lagi ng about sa industry commerce. Tawag dito settlement 'di ba yung pag nagma-migrate yung mga tao sa iba't ibang lugar ganyan. So dito na nga nag-umpisa yung lalo pang dumami yung mga tao kasi nung dumating yung 1800s doon na na-discover na may gold sa Klondike. Term na gold rush na. Sobrang daming prospector yung nagpunta doon to check if there are gold. Siyempre, ano yun eh? Kumbaga, land yun na mostly untouched by people eh, di ba? Parang, parang wala talaga na pangyari nun. Kumbaga, ganyan yun. Ano tawag doon, Jai? May term yun eh. Yung parang, you can, every man na, pwedeng mapasakan yung jackpot. Oh, every man for himself, parang ganun. Diba? Ano nga na eh, wala namang governing bodies, ay, pag-aari na yung lupa na eh, walang pwedeng kumuha ng ginto dyan, diba? Parang, kaya lahat, sobrang dami nag-migrate to Canada at that time.
to participate in the gold rush. So yun, dumating mga prospectors. Pero marami rin kasing, dahil nga sa sobrang dami, may mga tao na rin na wala na silang makuwang gold doon sa Klondike. Parang nagkapa na. Tapos, nagkaroon ng mga parang chismisan na bulong-bulungan sa mga saloons siguro sa amin, nagiinuman yun, na meron daw ginto sa Nahani Valley. Ayun. Yan, eto na. Kaya parang, yung mga tao, naging interesado sila sa Nahani Valley. Tapos, pero Nahani Valley kasi noon, medyo controversial na siya. Kasi nga, di ba yung mga nagpupunta doon? Marami sila. Hindi nakakabalik, gano'n. Yung mga nawawala. Siguro, mga at that time, hindi na recorded. Siguro, ibang nawala. Dito na lang, 1900s na nga. Dito na yung mga, may kwento. Yun nga, yung parang mga kwento na yung somewhere daw in the Mackenzie Mountains in Nahani Valley, meron daw dong isang tropical place na isipin mo parang nakapalibot sa kanya winter, pero yung lugar lang na yun is parang summer siya, all year round. Isa. Dahil daw yun sa hundreds of hot springs there. Mainit kasi. Kaya, may geothermal siya. Tapos ano, yung lupa daw is dark na parang rich daw yung soil eh. Pag ganun eh, sabi nila. Tapos marami daw mammoths, may mga mammoths pa daw living there and mastodons na may mga adventurers, quote and quote, na sinabi nila na meron daw mga mga fresh tracks pa silang nakita. And hindi na ako nakahanap ng pictures, pero sabi meron daw ivory tusk na meron pang na may isang nakuhang ivory tusk doon na meron pang buhok tsaka flesh. Diba yun lang naman ang may buhok? Diba, diba na yung, klase ng... Yung mammoths lang. Tapos yun nga, meron pa rin daw doon yung nakikita nga yung kinuwento. Sinabi ko na rin kanina, what I told before is the wolf-like creature called in the Inuit na sa kanya is Wahila. Na also believed to be maybe the dire wolf, yung ancestor nga ng timber wolf or the bear dog, which is already extinct 8 million years ago. Mm-hmm. So, yun na nga yung mga kwento sa... Hindi kaya, yun, Jay? Parang, kunyari, di ba, since may yelo dun sa lugar na yun, baka fossil yun, tapos, parang nangyari, since so, may baka global warming, yun, natunaw yung fossil niya, tapos parang na, na-recover yung bangkay, yun, no? Pwede rin ganun, yun, no? Pwede, pero ang naisip ko kasi, baka kasi dahil, kwentong to eh, ito yung mga masamang word by, kwentong bayan lang na. Mga chismisa na marites lang. You have to take it with a grain of salt eh, diba? Hindi pwede. You can't say that it's already a fact. Pero, hindi mo rin masabi, diba? Kasi, kung may nakuha nga naman silang tasks, tas sila naman eh, mga professional adventurers din siguro, or mga professional prospectors who are already used to living in the wild. Kasi, di ba, ganun naman sila, di ba? Doon sila magtitira habang di sila ako ng mga ginto or nag-discover sila. So, maybe they're talking about. Pero, can we tell if it's real or not? I'm not sure. Correct. So, yun nga yung mga kwento at around 1800. So, nagtuloy-tuloy yung gold rush, pero wala pang recorded na strange disappearance na sobrang grabe yung nangyari. Siguro may mga pailan nila pero hindi na recorded, maybe because of the era back then na hindi naman, kumbaga wala namang census ang mundo na parang hanapin ka, di ba? Oo. Actually, 1800. Ewan ko kung may ganun na. So, eto na nga, eto na yung parang part na to, recorded na talaga na, documented na, is in the early 1900s. 1904 ata to, if I'm correctly. Merong magkakapatid, si Charlie, si Willie, tsaka si Frank McLeod. So, sila mga prospectors sila na nagbaka sakali na pumunta sa Nahani Valley to get gold. So, nagpunta sa Nahani Valley. Mga magtatropa. Kapatid. Okay. Willie, Frank, and Charlie McLeod. Oh, so, nagpunta sila, tatlo lang sila magkapatid, nag-travel sila,
nagbangka sila ano downstream ng river, tapos na-reach nila yung valley na sobrang laki daw nung valley na yon na nag-stretch yung water ng 10 miles. Mm-hmm. Haba na. Oh, ano yun, malaking, parang may malaking lake o malaking, paglabas mo kasi parang siyang, ano eh, alam mo yung sa Amazon, di ba, parang sanga-sanga na ilog, ganun. Tapos pag may mga canyon kang mapapasok na may sobrang laking stretch pa ng parang lake na yung dating niya. Oo. So, yun. Eh, bale, hindi ko na rin sabihin siguro kung saan yung exact kasi parang ang pangit din, ang hirap din naman i-pinpoint, di ba, na parang dito, dito, ganun. Anyway, sabihin na lang natin na Honey Valley. Parang ganun. So, nagpunta silang na Honey Valley and successful. Ang daming gold. Sobrang daming gold na nakuha nila. Na tinakayan nila sa bangka, tapos usapan nila babalik sila. Pero going back, nag-capsize yung bangka dahil din siguro sa dami ng gold na naano nila. Dala. Hindi na nila na-taken into account yung weight ng gold. Nag-capsize yung bangka nila. Pero nailigtas naman nila yung sarili nila. Tapos, dahil nga, ano na sila eh, professional adventurers or professional prospectors na sila, used to na sila sa mga ganong situations. Nakagawa pa sila ng bangka. Hmm. Gamit yung mga driftwood nung nasira nilang bangka para makaligtas sila. Pero yung gold, baka hindi na nila nasama yun siguro. Hindi na nila. Yun yan. Parang mabigat yun eh, di ba? Talagang mabigat. Maka last priority na nila yun. Buhay na nila yung inuuna nila. Tama. Siyempre siguro nang gigil sila eh, dahil parang tayo lang tao dito ah. Parang gano'n. So, yun. So, yun na nga. Naisip nila, uuwi ba tayo nang wala tayong nakuwang ginto? Sabi niya, balik pa tayo. Nakagawa naman tayo bangka. Bumalik sila. Tapos pagbalik nila, wala na sila nakuwang ginto. Zero na talaga. Wala na talaga, no? Oo. Oo, wala ang ginto. So, parang, ano sila, heartbroken sila. Umuwi sila. So, parang, after yun, pag-uwi nila, parang nag-usap pa silang magkakapatid na why don't we come back, na mag-prepare tayo na siguro mas handa tayo this time. Parang let's prepare ourselves. Kasi imposibleng ano eh, imposiguro may iba pang spots, siguro gano'n yung usapan nila na there are other spots. Maybe doon na yung spot na nakuha tayo. Kaya na-exhaust na nila yung part na yon. So may ibang field naman, gano'n. Oo, parang gano'n. So sa yung magkapatid, si Willie and Frank McLeod, parang G sila. Eh, yung isa nila, parang older brother nila, si Charlie. Parang sabi niya, maybe it was already a sign that, na huwag na tayong bumalik kasi nakaligtas na nga tayo, hindi na tayo namatay, nalulog. Olats yan, olats yung idea na yan, sabi. We should just let it go. Hmm. Pero yung dalawang magkapatid, si Willie tsaka Frank, yung mas nakababatang kapatid is, sabi niya, gusto pa rin natin i-push. So, it took months eh. It even took a year before they went back. Na sobrang prepared na sila. Tapos may, instead na si Charlie McLeod yung sinama nila, si Robert Weir yung sinama nila, isa rin nilang friend. So, tatlo sila. Si Willie, si Frank, tsaka si Robert. Tapos, nung dumating sila doon, edi wala nang balita si Charlie. Tapos months passed, wala na siyang balita sa mga kapatid niya. Hindi siya nagwo-worry kasi he was thinking that maybe they struck rich there. Na maybe they would come back after a few months na siguro iniipon lang nila yung gold na makukuha nila. Kasi it's not like a one-month job eh. Hindi siya ganun. Kasi diba, ang makukuha mo lang dyan sa mga, pag nagsasalok-salok ka, ano-ano lang yung minsan. Maliliit lang, diba? Mga dust lang na So, abutin ka talaga ng buwan. So, minsan taon pa. Kaya, parang niisip niya, wala, andun lang siguro sila, preoccupied lang sila sa ginagawa nila. Wala pang cellphone nun. So, talagang ano lang, di ba? Manual. O kaya, siguro pupunta isa sa kanila sa bayan para sabihin na okay lang kami, di ba? Parang mga ganun lang. Pero, abot natin, alam ko nang 2 years eh. Tapos, doon na nag-worry si Charlie na parang, ba't wala pa ako nababalitaan sa mga ano, mga kapatid ko. So, ang ginawa niya, nag-mount siya ng search party para hanapin mga kapatid niya. So, yun niya, nagpunta sila sa South Nahanni River, which is called, the Flat River. Flat River ang tawag dun eh.
Tapos yun nga, bumuusan ng team na sasama sa kanya para maghanap ng mga kapatid niya. Tapos nagbabangka sila sa river, tapos tumitingin sila sa mga river banks, left and right, ganun. Tapos nun na, yung papasok na sila sa na Honey Valley, isipin mo pare yung parang malaking lambak. Lambak ba tawag doon? Yung parang pagitan ng dalawang taas na parang bundok ganun. Sobrang lalim niya, 'di ba? Parang sobrang lalim niya. Pagpapasokan na kasi daw ng Nahani, medyo nagdidilim parang paggabi dahil sa taas ng mga bato daw. Nagiging obscure na yung naharangan nila yung araw. Sunlight. Oh. Oo. Kaya medyo madilim. Tapos ang one more creepy thing daw about that valley is yung, 'di ba, yung dalawang paligid na bundok na magkatabi. Oh. Puro sa buta ng system ng caves. Mm. Sa loob. Tapos dahil madilim, hindi mo alam kung ano yung laman ng mga kuweba na yun. Tapos most of those caves are uncharted, tapos hindi pa napapasok ng tao kasi hindi nga siya maakyat eh kasi nasa bangin eh, kumbaga, nasa gilid ng, so hindi mo alam kung may nakatingin na daw sa cave, ganun. So yung parang creepy vibe. Tapos yun, after days and days of searching, wala talaga silang makita. Pero nung medyo malapit na sila sa dulo nung first canyon, marami kasing canyon sa pre, hindi lang sa first. Sunod-sunod marami siya, ganun. Oo, parang ganun na malalaki. Kaya isipin mo, 3 times ng Germany, di ba? Yung Northwest Territory, parang laki niya. Doon sila may nakita sa riverbank na may nakita silang parang tents. Oo. So, tapos may nakita silang mga nakabulagta. May dalawang nakabulagta. So, tinakbo nila. Yung kita nila, yung bangkay is palabas ng tent. Parang patakbo sa palabas ng tent. Wala nang ulo. Oh my God. Tapos yung isa daw parang namatay siya na may parang nire-reach out siya. Tapos tinignan nila, tin-raise nila kung ano yung nire-reach out. Para siyang in-reach out niya yung rifle na nasa parang ganun. Tapos, parehas na silang walang ulo. Tapos yung si Robert Ware, hindi na nakita kung nasan siya. Pero, after ilang months pa, may nakitang mga buto somewhere in sa forest na pero hindi nila na-identify kung si Robert Ware. Wala pang DNA dati. Mahirap pang yan. So parang si Robert Ware is MIA or siya na nga yun. Talaga siya. Tapos hindi na nakita yung mga ulo ng kapatid niya. Nalaman lang niya yun na yung mga kapatid niya kasi siguro sa mga papeles na nasa dala nila kasi may mga gamit sila, di ba? Untouched yung gamit eh. Wala lang talaga silang ulo. Mga birthmark siguro sa mga scars, di ba? Kasi magkakapatid siguro may sila eh. Mga identification, di ba? Tsaka siguro yung mga ganong klase ng tao, gumagawa ng anong tawag doon? Notes ba tawag doon? Hindi notes eh. Journal. Yun, exactly. So, kumalat yun sa Canada at that time, yung kwento na yun. Na ang daming iniisip ng tao, baka daw yung Naha tribe, na, di ba mga sila, di ba mga wild daw? Oo. Naha tribe, dahil pumasok sila sa teritory ng Naha tribe, or yung chismis din tungkol sa mga Nakani, na yung mga giant nga, di ba, na ape-like creatures, yun daw. Meron din naman na mga, baka daw mga other prospectors na nainggit sa gold nila, ganun. Tapos, meron pa yung iniisip din, baka yung mga ibang adventurers, or baka daw trapper eh. May mga trapper kasi, di ba, dati nagsiset ng traps. Dahil wild, di ba? Baka daw may mad trapper na naging turn killer, ganun. Tapos, may yung magkapatid, may isa sa kanila, kinarve. May kinarve sa puno na sinabi nila na we struck gold in this place. Parang ganun. We struck gold in this place? Parang may nakita sila na may receive silang gold na
parang we parang yayaman kami dito, parang ganoon. Oh, in ganun parang term. Stroke of luck, parang ganoon. So ano, ang kaya ang naging conjecture ng mga tao na rich in gold ang nahan ni Valley. And sobrang ano nga ng mga kwentuhan is ano eh, parang nagkaroon pa ng mga kwento daw na may parang Eldorado-esque na gold daw na naitabi yung mga McLeod brothers, na maybe it's hidden somewhere sa ano, sa lugar na yun. Kasi hindi mo naman itatabi in the open yun, di ba? So maybe nagagago mo. O tinabi nila doon. So parang yun yung mga iniisip ng mga tao. May mina. Kung baga may mina yung McLeod doon na inaiwan. Oo, dahil nga namatay. Ang tagal nila nawala eh. 2 years, di ba? Kung meron talaga, di ba? Nag-site sila doon na may carving na meron dito. And then, to think and then, na... Ang exact words pala sa carving, we found fine prospect. Yung pala yung sabi nila. So that arose to the conjecture na merong gold sa Nahani Valley. Or Nahani Valley is rich in gold niya. So, syempre, nireport to nung ni Charlie sa mga police, kasi mga kapatid niya, di ba? No, murder yun eh. Tinanggalan ng ulo eh, di ba? Hindi accident yun eh. Exactly. Tapos, pero yung mga police, hindi sila gumawa rin ng proper investigation siguro. Kasi, alam mo, ang naging conclusion lang nila is they starved to death and hit their heads. Parang ganun lang, na namatay sila. They starved and the animals ate their heads. Parang ganun. Posible naman yun. The ulo lang yung kakainin, di ba? Parang yung sa ano nga eh, is mata muna. Isa-isa yung mata, ilong, bibig, tenga. Pero hindi mo kakainin yung ulo lang. Walang animal na kumakain na ulo lang. Ulo lang, oo. Right. So, tuloy tayo. Marami to, maraming instances to, pero hindi lang isa. Kaya interesting to it. Oo. So, after ilang years, after no, 1913 na, may isa na namang ano, pumunta. Ang name niya is Martin Jorgensen. Kasi dahil dun sa case na yun, marami na rin tao na natakot na maybe Nahani Valley should be left untouched. Kasi yun nga eh, parang mga tribesmen na yung nagsasabi na you have to ano to take caution when you go there. Kasi andun nga, di ba, ang paniniwala nila, may evil spirit, yung Nakani, yung Wahila, at baka andun pa yung mga Naha tribes which are very, ano, very unforgiving kumbaga sa mga na-trespass sa territories nila. Pero si Martin Jorgen sabi, putang ina nyo, baka ginto yan. Baka G ako dyan. Greedy na sila. This guy, Martin Jorgensen, he braved the Nahani Valley alone. Siya lang mag-isa. Putang ina. Tapos, gumawa siya doon ng cabin niya na sarili. Pero kasi ang usapan niya, siya lang yung mauunang pumunta para mag-set up at manguha na rin, magmina na rin ng una. Pero winter siya nagpunta. Isipin mo, winter, alone, punta siya doon para mag-prospect ng gold. Mumuha siya ng cabin niya. Tapos ang usapan nila ng mga partners niya, mag-meet up sila sa the following summer. Tapos, he found a way. Siguro, bumalik siya siguro sa civilization one time and he sent word back to his partners na daming ginto, pre. Gina tayo doon. Gina. So, yung partners niya excited. So, seasons passed and summer came. Kasi ang tagal, di ba? Winter, dadaan pa yung spring bago mag-summer. So, siguro somewhere between winter and summer na nakapag-send siya ng word na maraming ginto. So, excited yung partners niya. Tapos may parang usapan siguro silang date na siguro at the start of summer, meet up tayo sa ganito, hatid ko kayo sa site ko, tapos mag-start na tayo ng work. Pero Martin didn't show up. So, binigyan pa rin nila ng time, siguro a few weeks, baka ano lang, may naayos, ganun. Pero wala talaga eh. So, they went into the valley na siguro kasama na rin authorities dahil nireport nila yung kaibigan nila is or partner nila, wala. Hindi na nag-respond. Pagdating nila doon, burned na yung cabin. Tapos sa labas ng cabin, sa loob ng cabin, sunog na rin yung corpse ni Martin Jorgensen at wala na rin siyang ulo.
Para talagang ano, no, may man yata dito. Mayroon talagang ano, may something talaga, no. Hindi talaga siya, hindi talaga siya hayop. Walang hayop na nanunog. Hindi, teka lang, mamaya. Marami pang cases. Tapos ano eh, isang nakakatawang bagay nito, iniisip na sunog siya sa loob. Tapos siya pinugutan ng ulo, parang ganun, or nasunog siya. Pero ayun daw sa parang investigasyon nila, nag-umpisa daw yung apoy sa bubong eh, pababa. So, ang pwede kasing mangyari, kung nasusunog na yung bubong, di ba, pwede siyang tumakas palabas, parang ganun. Makaligtas siya sa apoy, kumbaga. Pero ang nangyari kasi, namatay siya sa loob ng bahay. So, parang, ang sa investigation, he already died inside before the house, the cabin burned down. Kasi hindi na nga siya nakalabas, di ba? Oo. So, parang may isip mo, pinatay na siya bago sinunog. Oh, okay. Tapos yung mga police, dito ako nagtataka sa mga police, ewan ko kung tamad lang sila o binoprotektan sila. They said that this is a separate case from the McLeod brothers. Na siguro sa McLeod, di ba, siguro ang inaano nila, ang sinasabi nila is hayop. Tapos dito siguro, sinasabi nila baka may nakaaway siya, ganun. Na this is a different case. Kasi ang tagal nga naman pagitan eh, almost 10 years eh. Tapos yung gold na sinasabi ni Martin Jorgensen is nowhere to be found. Wala din. And yung public nun, they are thinking na, puta, may killer dyan sa Nahanay Valley. Oo, yun yung iniisipin ko na pinapatay nila at kinukuha yung gold. So, yun. Years passed again, 1913. Tapos years passed again, 1921 na. So, this is 8 years after. Dito na kasi ako nagtataka na tingin ko hindi to killer kasi sobrang tagal na eh. Kumbaga, 5 years from the first case, tapos 8 years after, tapos ngayon, 1921 na. Isipin mo yung pagitan, 1904? Tapos this is the third case, 1921. So, it's, 18 years? Parang ganun? Tama ba? Ang bobo ko sa mata. Basta yun. Basta yun. So, yun. May isa na naman nagpunta. Si, 1921, si John O'Brien. May kasama siyang partner. Tigas na so, same setup. Sige, punta. Pero hindi to same place, ah. Pero it's somewhere within the Nahanay Valley na malala. Magkakalapit lang din siguro sila. Tapos yun, nag-set up ng camp. Same old. He found gold. Based on the records. Tapos sabi ni John O'Brien sa partner niya, i-check ko lang yung mga traps na iniwan natin along the riverbed. Kasi siguro naglalagay sila ng malaking berth para protektahan sila sa camp, di ba? Kasi syempre, di ba, may mga bears, ganun, may mga wolves. So parang nagsiset up sila ng traps para protektahan sila. So sabi niya, I will just check the traps and maybe I'll come back in 8 or 9 days. Tapos, dumaan, 8-9 days, nagantay yung partner niya, pero John did not come back. Tapos, yung partner niya, ni John O'Brien, may isa rin kasing prospector doon na medyo malapit sa kanila, may isa ng tulong doon, para hanapin nila, si John O'Brien. Tapos ito na, dito na yung medyo strange na, nakita nila si John, na frozen to death. Frozen. Pero yung frozen to death. Hindi siya pugot ulo. Tapos, yung pinagpatayan niya, para siyang nakaupo sa campfire. Tapos andun pa yung kung saan siya bumuo ng parang apoy ng bonfire. Tapos nakaupo lang siya doon. Tapos parang alam mo yung parang nakaupo ka lang, tapos bigla ka nagyelo. Yung wala yung signs na parang, di ba kasi pag namatay ka sa lamig, maninigis yung mukha mo, yung itsura mo, makikita mo, di ba? Siya parang peaceful lang siya na nakaupo. Tapos naging yelo siya. So parang kung titingnan mo, parang lang siyang na-flash freeze. Parang ganun. Hindi siya yung parang nag-struggle through winter kasi, na nakahiga, ganun. Di ba? Kasi parang ang tingin lang sa kanya, nakaupo lang siya sa campfire. Parang nagpapalipas ng oras. Ganun na siya nanigas at namatay. Interesting. Okay. So, posibleng killer yun. Wala namang killer na nagpapayelo. Oo, di ba? Di ba? Sobrang weird. Daming anomaly ni Juan.
Madami pa, madami pa. Tapos 1926, 5 years after this, there's a hunting party. Tapos may kasama silang babae, si Annie Lafferty. Tapos they are camping, ano, medyo outside the Honey Valley. Tapos, yun yung nagkikwentuhan sila, gabi, campfire, magtatropa, hunting party, ganun kwentuhan, tapos siguro nagkaya na sila matulog. Then, the next day, nawawala na si Annie Lafferty. Tapos, syempre, ay isa-isa na sila. Oo. Oh. Yun, so parang, nireport nila sa police, ganun, it took several months. Tapos, nagkaroon sila ng lead, kasi, doon pala sa pinagtayuan nila ng ano ng tent. Wait lang. Pause. Go, go, go. Tandaan niyo yung mark ah. Nabangan to. Ang haba ng point ko eh. Kasi CR na ako. Sige lang. Okay. Dahil na maganda yun na freeze yun. Paano na freeze talaga? Oh, ano yun? May ano yun? May ano mali doon? Doon sa lugar nila. Oo. Ang tao. Pero ano kasi yun, parang ang hirap explain. Parang paano ka magkakaroon ng yelo dun sa ano? Lumamig eh, no? Oo. Hindi, ano naman kasi yun, pre? Winter na lugar yun eh. Oo. Pero yung state niya ba? Oo, parang yun ang imposible. Imposible na lang. Walang struggle, di ba? Walang signs of struggle. Oo. Okay, unpause. So, yun nga. Several months, diba, nagawa sila ng search, ng investigation. Hindi nila nakita si Annie Lafferty, pero may isang tao pala doon na habang nandun sila sa, diba, yung hunting party, nag-camp sila. Mm. Siya naman, nag-camp din siya na medyo malapit sa kanila. Nakita niya yon yung hunting party na nagka-camp. Siguro sa tawid siya ng ilog, parang ganun. O sa, basta sa ibang, basta malapit na nakikita niya sila. Tapos doon nalaman nga niya na missing yung babae. Doon siya nagulat na, abuta, alam ko, may alam akong nangyari dyan. Kinuwento niya sa polis yung mga nangyari. So, guti na daw yun. Natutulog na sila lahat. So, parang siya, nakahiga na siya sa, ano niya, higaan niya. Nagulat siya, may parang nalalaglag na mga ano, mga rocks sa tubig. Alam mo yung tunog ng rocks na nalalaglag sa tubig, gano'n. Yung plak-plak-plak-plak, gano'n. So, napasilip siya. Napasilip siya. Hindi, napasilip siya. Tapos pagtingin niya, may hubot-hubad na babae daw na tumatakbo sa mountainside na naka-all fours, on all fours. Oo. Parang tapos, ano? Ano? Parang wild na, ano, may nakita akong ganyan kasi parang Wendigo yung datingan niya. Di ba sa ganyan niya, hubot-hubad na babae, nakita niya, tumatakbo, umakit sa cliffs. Isipin mo, sobrang creepy nun. Kaya may nalalaglag na mga bato sa tubig. Okay. Kasi parang nagmamadali daw. Tapos, ano, nung nakita daw niya, nakita niya daw kasi yung mukha ng babae. Yung itsura daw, mukha daw possessed. Kaya natakot siya. Parang nagkubli siya. Parang, ano niya, kasi gusto niya kumprontahin. Pero nakita daw niya, tumatakbo on all fours. Tapos, umakyat-takyat sa konsansan. Kaya nalalaglaglaglag yung mga bato sa tubig. Natakot siya. Tapos, pinakita yung description sa kanya na ito si, ano, Annie Lafferty. Kaya parang isip niya, siguro, ito nga yung nakita ko. Tingin ko siya to. Kasi siya lang, kumbaga, parang siya lang naman yung missing that night. At siya lang yung parang weird na nakita ko at that night. So, yun. Yung isa pang occurrences. Ay, occurrence. Tapos, after 5 years ulit, 1931 na. Meron na namang prospector na nagpunta. Yun na lang tigilan eh. Oo, tigilan. Maraming ganito. Ganito eh. Tapos, si Phil Powers ang pangalan niya. So, gumawa rin siya ng cabin. Same with the John O'Brien, not John O'Brien, same with Martin Jorgensen na binurn din yung cabin niya na andun siya sa loob, tapos parang siya nasunog din sa loob, tapos ang mga police, ewan ko kung bakit ganito yung mga police doon na parang it's just an accident with fire na siguro baka gumagamit siya ng dynamites or siguro pagkagawa niya ng campfire na nasunog, ganun. So 1931. 1936, si William Epler at si Joseph Mulholland
na ano rin sila. They also went missing there inside the Nahanni Valley. Same situation, cabin burned and they were never found. Ito, hindi na sila nakita. Tapos ito, 1945, si Ernest Savard. Parang prospector din siya. Tapos, same situation, nag-ano siya doon para mag-prospect. And meron siyang partners na wala doon. Tapos may parang plan lang sila na mag-rendezvous after a set of months siguro to check kung ano yung findings niya. Pero hindi siya nagpakita. So nag-alala yung mga friends niya. So gumawa ulit ng search, tapos nakita yung sleeping bag niya, andun siya sa sleeping bag, pero wala na siyang ulo. Wala. Take note, pre, this is 1945 already. Oo. Tapos ang sabi ng police, accident, same with what happened, siguro dahil nasa sleeping bag, kinain ng hayop yung ulo. Uh-oh. Then, ito na yung last na record, si ano to? John Patterson ata to. So this guy, he went missing inside the Nahanni Valley. Tapos, ito, gumawa sila ng search party. Gumawa ng search party para hanapin siya. Tapos, marami to eh. Malaking search party sila para hanapin si John. Tapos, yung search party, yung last night na nagsesearch sila, siyempre nag-set up sila camp. Tapos, kinabukasan, aalis na sila. Parang, de-declare na nila na, ano na talaga, missing na talaga. Oh, na we can assume na wala na talaga, di ba? Parang ganun. Kasi, alam na nila yung history ng Nahanni Valley eh. So, may mga native tribes people na pumunta sa camp nila. Tapos sinabihan sila, winarningan sila nung ano, parang isang elder na sinabi na mag-ingat kayo na we saw some white figures walking in the valley tonight. Na even in the woods, ang dami namin nakita ng mga white figures. Kaya mag-ingat kayo. Tapos sabi niya, yung gabi daw na yon, yung last night nila, abang para bago umuwi, kinabukasan to end the search. Sobrang dami daw na howls, mga wailing, tsaka mga cries, na parang tinatakot daw sila. Doon daw niya, sabi nung leader nung search party, naramdam ang pakiramdam daw niya. Yung buong valley daw is totally sinister. Yun yung term niya eh. Parang, this valley is totally sinister. Sino nagsabi nun? Yung leader nung search party. Na parang, talaga yung buong valley na. Oo, na parang, hindi ito normal at hindi ko ito makakalimutan. Parang, search parties na nag-attend siya or pag-adventure niya sa woods, first time niya na-experience na gano'n, na parang, alam niya na may kakaiba. Hindi lang yung creatures eh. Ang tinerm niya yung valley eh. Oo. Di ba? Yung buong valley ang sinister. So, yun. Yung after na 1940s na kasi, hindi, less na yung strange incidents eh. Kasi, ano na eh. It's for, ano, less people, ano na kasi, less people want to go to the valley, of course. Hindi na siya masyadong pinupuntahan ng tao. Siguro yung mga extreme adventurers na lang siguro, baka yung mga siguro scientists. Pero siguro hindi na to yung parang simple na isang tao lang. Baka meron na sila mga bodyguard siguro, ganun. O armed na sila. Siyempre may gun, ano na ngayon, guns na, di ba? Oo, meron na. Oo. So yun, ngayon, ano na eh. Ito na yung sarado na yung ibang segments nung sinara na ng government yung ibang segments ng valley. Malalaking segments na yung sinara na, parang pinagbabawalan na yung mga tao. Ang ito, isipin mo, the government is saying it is to protect the park from civilization. Pero one way to perceive this is protecting the people that wants to go inside from the what's lurking inside the valley, di ba ganun? Tama. So yun, kaya siya tinawag na the Valley of Headless Men. Kasi sobrang dami, hindi lang siya 1 occurrence, 2 occurrence, pero a lot. And hindi siya nangyari lang sa isang taon, pero nangyari siya sa sobrang dami ng taon. Ano? So yun nga, imposibleng isang tao lang siya. Pero most probably, ano yan eh, no? yung tribes talaga yan. Tingin ko yung tribes yan eh. Pero kasi may mga bagay na hindi mo ma-explain na gawa ng tao eh. Oo. Tulad ng nag-freeze bigla.
Bigla, yung kahihan ni Lafferty na mukha daw obsessed, possessed. Possessed, no? So, ang conclusion ko dito, siguro, sobrang negative vibes lang nung valley na, siguro andun lahat nung elements na sinabi. Gets mo? Kumbaga, hindi lang isa yung predator sa valley na yun ng mga tao. Siguro andun yung tribesmen, no? Or may killer. O andun din yung wahila, andun din yung nakani. Diba? Mga ganun. Andun din yung evil spirit na sinasabi nila. So, a combination of ano, of the environment, including the natives na nandun. Kasi talaga yung yung ma-explain natin as normal na ano is yung I mean hindi naman normal na nangyayari pero yung naputol yung ulo which is ginagawa naman ng ibang tao yon or tribe nanununok ng ano that can be explained eh. Pero yung nagyelo tapos yung parang nag-hysterical na ano medyo out of this realm na yon na ano ayo. Diba? Tingin ko kasi baka ano mo to? Ito medyo wild. Baka cursed yung gold. Oo, pwede. Oo, pwede. Oh. Kasi diba may hindi naman lahat ng pumunta na matay eh. Pero those people who claim that they struck gold, sila yung mga nawala and the gold were never to be found. So I think maybe cursed yung gold. Parang ganun. Pwede. Cursed or pinapangalagaan din ng mga tribe yung gold nila na parang pwede rin na every yung, time na yung mga tribe siguro sacred sa kanila yung mga gold yung ganun na ayaw nilang pero kasi ang yun nga yung ano eh yung creepy part eh. Isipin mo diba yung pinwento ko kanina yung papasok ka pa lang ng valley na yung dalawang mountainside sa gilid yung cliffs nanda yung butas isipin mo papasok pa lang kayo ng valley pero nakatingin na yung mga tao dun na nakatago sa caves kasi diba yung Naha tribe, ano sila, diba? Mountain people sila. Wow. Environment maybe, nila yun eh. But I just wanna be clear, kumbaga, ewan ko kung nasama mo sa research mo, yung mga Naha people, may mga descendants pa rin sila dun na nakatira sa tingin mo? Yun nga ang di ko sure eh. Hindi ko na kasi siya na-search. Kasi diba ang kwento ng mga din eh, ano na? Close na sila? Nawala na sila. Tsaka hindi... nga sila pinapasok, 'di ba? Dahil masyado silang ang tawag dito? Hostile. Masyado silang hostile sa mga outsiders. Pero tingin ko ano, nandun pa rin sila. And they have their own way of living. Pero 'yun yung pinaka-creepy part sa akin, yung sinabi nung leader ng search party na sinister yung ano. Kasi ito, yung valley nga eh. Yung the fact na sinabi niyang valley. Let's get out of here. Oh. Kasi nilapitan sila ng ano eh. Nilapitan sila ng isang ano eh. Ng tribe isang leader. Tribe ng mga tribes. Oh. Tribes leader na parang mag-ingat kayo ah. Marami kami nakikita mga white figures sa woods tonight and in the valley na nagpagalag-ala sila. Di ba lang din tinanong no na, oy ano yung white figures na yun? Parang hindi mo na sila nagkaroon ng tutorial. What? Pero kaya ako kahit ako, mapatatamimay na lang ako dun eh. Ang ano, baka magbangka na ako. Mag-alsa baluta na agad ako. Ang ano kasi. Sobrang ano niya pre, sobrang rich ng research sa kanya. Kasi isipin mo, yung mga victims may pangalan, hindi yung basta may isang prospector na namatay dito. Yung ganun. Di ba most folklore and legends sinasabi lang na someone died in this place, cursed, something like that. Pero this guy, syempre recorded yung pangalan, recorded kung what date, parang ganun. Mm. So, medyo ano siya eh. It's, medyo, hindi mo alam kung nangyari. Tsaka, hindi kasi sure, di ba, kung nag-sisto, exist na ba yung Naha tribe, pero most likely, andun pa sila. Na siguro nga yung iba doon na baka iniisip nila na one way of disrespecting them is taking something from nature. Diba gano'n naman ang, gano'n ang mga ano, diba? Mga indigenous people. Parang they give high, kumbaga, they put nature on a high pedestal, eh, diba? Na parang, may balance kasi talaga. Oh, you have to take care of the trees, you don't touch dirty the waters, parang gano'n. Siguro,
what they saw on the prospectors, yung paglalagay nila ng yung mga trappers, paglalagay nila ng tribes, siguro gumagamit din sila ng fire and explosives. Uh-oh. It's maybe the Nahanni tribe perceived this as a disrespect o pagtatrampol sa beliefs nila. Uh-oh. Diba ganun? Pero, yun ang isang naisip ko, at isa pa is, siguro meron ding supernatural aspect eh, kasi yun eh, nag-freeze na lalaki tsaka yung babae na may naka-witness na mukha siyang sinapian, si Lafferty. So, Lafferty. Siguro it's a bit of both. Siguro ano lang talaga siya eh. It's something na hindi na dapat siguro puntahan ng tao. Kumbaga. Kasi di ba parang ano siya eh, isipin mo na lang yung setup ng land. Pwede mo lang siya puntahan through bush plane or you have to go down the river by boat. Yun lang. Walang roads, walang bus. So, siguro, kinreate siya ng... It was created by the powers that be... That it should be left untouched. Diba? Kung ano man meron doon, it's just the secret between what's in there. Oo. Diba? Nakakaano okay. din eh. Nakaka-amaze din na parang meron talagang part ng mundo na na consider na sobrang civilized na tayo, di ba? Pero may part pa rin ng mundo. Kasi part ng 1942, may civilization na nun. Pero meron pa rin talaga hindi tayong pwedeng i-conquer. Parang nakakatuwa lang isipin. Actually, pwede siyang i-conquer siguro na parang bombahin mo, ganun. Pero, di ba, hindi na yun, kagaguhan na yun. As evil as the valley may be, it shouldn't cease to exist. Kasi it's one piece of culture and kumbaga, last refuge siguro of the unknown and wilderness in this world. Kasi Amazon, di ba parang tatayuan na ng dam, something like that, that would kill most of the vegetation, di ba? And mostly the tribes would suffer. Pero ito, in the Great White North, sipin mo, winter, protected yung valleys. Siguro it's there to be parang last bastion ba ng wilderness na left untouched by man, kumbaga. Tama lang water yan. Technology. Buti hindi nagpunta doon yung mga yung mga naghahanap ng, 'di ba nung nagka-COVID, nagkaka-shortage ng parts ng mga cellphone. hindi nila nagpunta doon para kumuha ng gold or shit. Sinara na rin kasi, diba? Yung tuloy, wala tayong PS5. Saan pa ako sa mga pulit? Parang lagi lang nilang ina-assume na yan, hayop. Ang iniisip ko doon na, din sa mga authorities. Kasi ang authorities sa ganong part... Sabi lang nila, aksidente lang. Oo, kasi ang hirap imbestigahan ng part na yun. Sinabi mo nga dyan, sobrang laki. And then sobrang daming manpower yung kailangan mo para i-cover lahat ng yun. So parang sila din siguro afraid na rin sila sa safety nila na sobrang laki nito, hindi natin alam, 'di ba? Parang imbis na i-push nila baka sila pa yung mapaano. So parang ako kasi tingin ko dahil local sila, mas alam nila yung lore ng lugar. Oh, pwede. At itong mga nawala na na-recorded, ito lang yung parang na put into spotlight eh. Na mas marami na sila experience na off the record na yung mga kwento. Gets mo? Oo, kasi most ng mga nasabi mo, Jai, is from the outside sila na parang pumunta sila doon to get gold, di ba? So parang yung iba kasi European eh, may mga Scottish, ganun, iba-iba. So yung mga police or yung mga authorities, nandun na sila sa area na yun. So alam talaga nila yung mga nangyayari na before pa nung pumupunta sila at kumukuha ng gold. So, kaya yun siguro. Pero tingnan mo ha, yung Northwest Territories, ganun siya kalaki, pero yung population niya, 44,826. Diba? This was 2019. Kaya nai-gets ko, alam nyo, yung, di ba, Canada, medyo nagpupush sila sa migration. Mukhang matino naman yung magmamigrate. Parang hindi nila pinapahirapan magmigrate. Kasi ganun ka-sparse yung yung landmass ng Canada na walang tao eh. Oo. So parang, gusto nila, hindi kayo kasi samahan nyo kami, parang gano'n. Wala kami kasama. Itong part ng Canada to, hindi to Montreal or Quebec or
yung magaganda part ng Canada. Ano to eh? Ano to? Harsh to. Harsh na. Harsh yeah. part. Ito to. Oh, it's part na rin yung gold. So, yun yan, di ba? Parang yung... Pero kasi ako, hindi ko maiisip na tao lang gumawa ng pagpatay. So, maybe there are a group of people. Kasi may, ano eh, may MO eh, di ba? Putol ulo lagi eh. Oh. Ako guys, may ano, may theory ako dyan. Eh. I mean, hindi nga lang to medyo logical na theory. Pero kasi dun sa, kasi yung mga Mansi people, yung mga ano, ano tawag dito yung mga, basta mga Indian na tribe, yung ganyan nga, yung mga ano, Native Americans, yun na lang, yun ang sabihin ko. Meron silang legend nga na tinatawag na Wendigo. Yeah, yung Wendigo kasi, ang usually ginagawa ng, yung, ang pinagmulan nila nung Wendigo nga is, yun nga, yung tao na nag-resort sa cannibalism, tapos parang nag-evolve yung tao na yun kasi nga since cannibalism. Nagiging nga na siya halimaw, tapos parang ang paniniwala kasi sa Wendigo, na-absorb niya yung lakas ng taong yes. kinain niya. Right. Okay. Kaya parang yung para sa akin naman, that explains the yung ano ni Jay kanina na yung may nilalaglag na bato kasi nga may parang tao na ano nagsuscurry on all fours sa area nung mga campers kasi ganun yung galaw ng Wendigo eh. I mean description based lang ah, I'm not saying na parang identified na gano'n. Tapos yung headless na people ganun kasi pumatay daw yung Wendigo eh, parang ano siya eh, parang puputulin niya daw talaga. Hindi naman parang dahil sa ano, may spada siya na, or parang yung near-rip off niya talaga yung ulo. Parang ganun daw siya eh. Kasi, para kumbaga sa ano, sa ano yun, sa prey, o yun sa mga kakainin niya. Oh. The sure way na para ma-disable niya yung tao is to get rid of the head. Parang ganun yung, parang ano, kumbaga kung pipili ng, ano, ng way part. To decapitate. The Wendigo. Ganun klase daw. Kaya para sabi ko, parang ano, galawang Wendigo itong describe ni Jairus, ah. Parang mga ganun. Eh, ang Wendigo kasi nag-ano yan eh, naglalagyan daw sa mga very, ano, old, tapos, uninhabited mostly na lugar. Tapos, yun nga, yung mga parang, ano, pwedeng ma-stuff yung mga tao, ganun. Eh, dyan sa mga ganyan, di ba, na-describe nga ni Jairo, sobrang laki ng landmass na, ano eh, walang tao dyan eh. Tapos mga Native Americans na hindi mga nakatira dyan, di ba? So, parang, it fits the narrative of, you know, Wendigos, parang ganyan. Merong movie to pre, yung Wendigo, parang dinis in, ano siya, pinortray siya as sobrang laki, mga 6 or 7 foot na parang nagka-forest din siya. Nakalimutan ko yung movie na yun, yung magkakaibigan sila. Tapos yung Wendigo, sobrang creepy ng mukha. Ha? May hindi pa nga ako na kwento pre, dun pala sa part ng magkwento ko kanina. Oh. May tinatawag pa sila dun na ano eh. Yung mga tribe nga ng people, iba pa to eh, mga hairy giants na nagdadwell daw dun sa caves ng canyon. Tapos parang ang leader nila is, ano, beautiful na pale-skinned na chieftess na yung mga primitive mountain men na yun, parang kinakain at pinapatay nila yung nagtatrespass. Tapos ang tawag sa kanya dun, ano eh, White Queen, dun sa legend na yun. So, marami talaga siya. Ah, pero pari pag tiningnan mo, nag-check kasi ako ng mga, ano, kumbaga ng mga pictures sa Google. May mga mangilan-ngilan na rin pala nagka-camping. Kasi ano naman siya eh. National Reserve siya. So siguro ito yung mga parts na open na sa public. Oh, yan yung mga commercial. Yung secured na ano talaga. Pero I don't think na entirety nun is accessible. Yung mga pang-tourist lang. Masabi lang na doon sa area. Pero syempre, I think they would still stay away from the dangerous places na ano. Kasi yung mga lugar sa Northwest Territories po, tsaka ang ganda pre. Sobrang ganda, diba? Tapos may gold pa. Tapos pre, wait lang, yung diba Jimmy, sinabi mo kanina merong parang nakitang parang task na may buhok. Diba yung Wendigo parang ganun yung ano niya, yung diba ganun yung description niya, parang may horn eh. Siya walang task ang Wendigo eh. Para lang siyang tao, diba? Baka horn yung description sa Wendigo. Yung tusk kasi mahaba talaga yun, di ba? Ito kasi yung itsura ng Wendigo na ano eh, na ano, send ko dito pre. Ah, siyang may sungay, no? Oo, may sungay siya eh. Mukha siyang may sungay. Hindi ko makuha. Ito. Pre, send ko nung ano ah, nung Northwest Territories sa group chat natin.
iyak ayo kung gaano kalaki. Eto siya. Wow. Sa group chat. Tingin yung Mackenzie Mountains yung green. Laki nga yan. Laki din, you know? Grabe. Laki. Nakita mo yung pataas, yun yung nakitang route ni Mackenzie na papuntang Arctic, di ba? So, ang goal niya is to find something medyo dito sa pababa, papuntang Pacific. Pero yun yung nakita. So, pag tinignan mo, yung mga lugar sa bandang tuktok, yan na yung mga hindi na talaga natitirahan ng tao, di ba? Oo. Mga wala nang ano, remote area na talaga yun. Oo. Kasi nga ano eh, parang ano, yung lamig, parang unbearable din kasi talaga yan eh. Di ba? Parang hindi mo masabi na, uy, malamig doon. Parang okay doon. Parang... Pero yun naman, di ba? Sobrang lamig, hindi natin masasabi na parang madali mag-settle. Oh. Hindi natin masabi natin sa Alaska meron. Pero kung sobrang drastic naman ng change ng weather, baka talagang mahirap talaga yan. Tapos yun nga maraming chance. Ko, ano, no, pag sa ating mga nasanay sa tropical, mahirap sa atin to. Pero para sa atin na ang tawag dito, kumbaga para sa kanila na nasanay na sa ganun. Ano na, parang madali na kasi sa kanila yun eh, dahil sanayan na lang, di ba? Though malamig pa rin, of course, pero ano pa rin, kumbaga mas kaya nang mag-adapt ng skin nila, di ba? Compared sa atin na mas sanay tayo sa ano eh, sa init. Ayan, ayun yung Wendigo, di ba? Oh, eh nga, tingnan mo, may hawak siyang ulo, di ba? Diba, ayun yung Wendigo eh. Yung Discord. Sa Discord. Ah, okay. Ganyan diba? Pala, mukhang ano, mukhang usa. Oo, mukha siyang usa, pero yung pinaka-creepy description niya yung nasa movie talaga. Yung parang may mga limbs siya na human. Yung mga horns niya, may part din na ano, nakamay. Pero ano na lang yun, sa movie description na lang yun. Pero tingin ko sa lore, mas maano tong ganitong description kaysa dun sa movie. Kasi yung sungay na yan, yung usa na sungay na yan, alam ko kasi guys, hindi yan yung mismong mukha ng Wendigo eh. Parang pinantatakip niya lang yan. Pero, ganito siya, para siyang mask. So, nagiging itsura niya talaga ganyan. Yan. Yan din ang description ng Wendigo. Pag si Kevin Durant kapag nakikita ko yung magmaskara yun, parang pili ko Wendigo na yun. Kasi sobrang slim niya, fits the description. Kasi yung ano kung i-check nyo pala yung ano, yung sinend ko ng Northwest Territories, yung Mackenzie Mountains. Yan na mismo yun, yung Nahanni Valley. Ayun o, Nahanni NP, nakalagay Nahanni National Park. Ayun, no, katabi siya ng Yukon. 'Di ba Yukon yung parang doon yung Klondike eh, na may na-discovering gold sa Klondike na nag-umpisa ng gold rush. So, this wala nga yung mga walang nahita sa Yukon na nagkaroon ng chismis na meron daw sa dito sa Mackenzie Mountains sa Nahanni. Diyan sila nagpuntaan. Ayan, oo nga. Tapos yung Sorry to cut you, Jay. Tsaka, kaya may gold rush talaga sa lugar na yun. Pag napansin niyo yung ano, yung sinan ni Jairo sa picture, yung, pag binaba mo yun hanggang US, yung ano na yan, yung mapa na yan, dire-diretso yun sa San Francisco Valley eh. Mm. Parang, yung San Francisco Valley, yun nandun din yung gold eh. Yung gold na, gold rush. Tingin ko nga yung ano eh, yung Americas, di ba, mayaman talaga sila sa gold. Kasi di ba parang down south yung El Dorado, dun din naman yung legend dun eh, di ba? Correct, oo nga. So anyway, yun ang aking kwento. Sabi ko sa inyo, medyo magiging mahaba eh. Okay lang yan, maganda naman yung ano. Ang chunky nung research ko kanina. Oo, maganda kasi maraming documented. Hindi yung parang ano, yung manghuhula na tayo ng... Kasi di ba parang nangyari, di ba yung mga iba kong kwento ng ganyan. For example, yung sa Antam. Mga Yeti, mga ibang Sasquatch. Nameless eh, di ba? Nameless witnesses, nameless victims. Kaya di mo alam eh. Saka hindi siya tulad yung nangyari, for example, tol, nung Dyatlov Pass na one occurrence lang siya eh.
Ito pa ulit-ulit. Parang never, hindi siya nag-ganyan eh. Pero Yatlo Pass na yan, talagang di ko alam talaga nangyari dyan. Ewan ko dyan. Oo, talaga. Sobrang one of the ano mystery talaga. Tapos dadagdag din tong ano. So, we'll never know what happened. We can only assume na ito yon, ito yan. Pero that belongs to the ano, to the history of the world na in existence na. Lang ng mga bundok ang nakakaalam. Oh, so yun. Thank you very much, Jay, sa topic. Anything to add pa, guys, bago tayo mag go to the next na. Ano? Hindi ba usapan natin, ilalagay na natin yung mga next topic para maka-obligate tayo. Ako wala pa eh. Si Rio, ano ba si Rio? Ako, guys, ito yung topic ko ah. So yung topic ko. Okay, ano yan? So tao to. Tao, hindi. This is one of the, hindi actually siya one. He's the very first serial killer in America. And hindi siya first child, well, first documented. Hindi naman natin masasabi kung talagang meron pang first serial killer before. Pero ito yung one of the very first serial killers in America. He started the line kung magre-research ka ng serial killer from the recent, sila Jeffrey Dahmer, Gacy, lahat yan. From, if you would root it from the very start, ito yung pinakauna. So, ayun, I'll discuss or share the story kung paano siya nag-derive sa ganun or paano niya ginagawa. Kasi yun yung pinaka-creepy part eh. Yung paano niya ginagawa, ini-execute yung mga crimes niya. So, yun yung topic ko. About you, Ken, and ano, meron ba kayong ano, mga kahapyaw ba dyan sa mga topics na yan? Oh, ayan. For our S-Files, for S-Files, meron ako si, syempre, si Bob Lazar. Yan. Pero, tapos, kung if ever naman na mag-discuss tayo ng live, cryptocurrency ang di-discuss ko. Hindi, kahit di live, pwede naman discuss yung cryptocurrency. Maganda nga yung cryptocurrency. Kasi parang hindi siya appropriate for S-Files eh. Diba? So, ang pag-S-Files ko si Bob Lazar. Sige, copy pero, ako. Pero, gusto yun, sa cryptocurrency, sige, marami din ako. Pwede din. Maganda yun. Healthy conversation yung promise. Ikaw, Jack, we have, ano, may bala na ba? Oh, yan. Sa akin, actually, 3-part segment. You know. Isang, you know. Recording. Hello? Go lang. Sige, go. Narinig namin yan. Ito, si Kate Sapsford, si Saki Anwari, tsaka si D.B. Cooper. So, parang sila nahulog sa aeroplano. Different scenario. Interesting yan ah. Yung si D.B. Cooper, hindi na na ano yan. So, ayun guys. Yung sa akin pala, reveal ko na lang next S-Files kung ano yung next ko. Wala pa ako naisip eh. Oh, marami dyan, nakaano lang di lang natin nasusulat. So, yun. Ayun yung mga next episode namin, guys. So, thank you again sa pakikinig kung umabot kayo sa ganitong part. And see you sa next episode. Have a good evening and happy... Waza! Happy birthday, Jay! Waza! Ganun na yung greetings natin next time, guys. Waza! Thank you, thank you. Salamat. We go. Bye-bye. Bye-bye.